tubo, tayo maglagay ng foot valve ngayon. Yung makikita mo sa video, yung foot valve, Lipli, bushing reducer, level control switch, saka teflon. Yung mga fittings na yan, ilalagay natin. Maglalagay tayo ng foot valve dito sa horizontal na storage tank, mga kapulo. So, dyan. Dyan natin ilalagay yung fittings na nakikita nyo sa vlog na to. By the way, mga katubo, welcome sa YouTube channel ko, Monching Bayan Official. Sana pa nga katubo, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong uploads ko na mga video. Yun mga katubo, yung nakikita niyo sa video ngayon, isang pump na yan, yan yung maglalagay dito sa tang-tang sa taas. Tsaka isang pump na to, at saka yung pressure tank na yan, ayan yung mag-distribute sa sub ng bahay. Ayan. So, ayan po ang season. So, ngayon mga katubo, i-execute na natin yung float valve. Bakit lumiit yung camera ko? Bakit nang dito? Ano nangyari dito? Oh, by the way mga katubo, itong video na to, in-edit ko lang kasi walang voice yung nakalaan. So, sobrang unlucky mga katubo. Medyo ano yung naulan. Kaya di mato marinig yung boses ko. So, in-edit ko na lang para malagyan ng palibang boses. So, ngayon mga katubo, tayo maglalagay ng tawag dyan, teflon. Tansyahin nyo na lang mga tubo kung anong kapal na ilalagay yung teflon. Wala yan sa ikot o wala yan sa ano. So tingin nyo pag humigpit na, una wala na yung thread, yun na, okay na. Para pag naghigpit, hindi masyado, hindi mag-leak yung kinabit nyo, hindi duble. Yung baga, hindi na mag-double yung lagay nyo ng teflon. So mga katubo, shout out nga pala sa Sige Jules YouTube channel. Shout out pare, sa sunod pare, sasama kita dito sa vlog ko. Ikaw yung aking special guest. At mga katubo, si Katagay naman, shout out ulit kay Katagay, kaparing Mondi. Pare, hindi na kita nasama dito. Float valve lang naman to pare. Kumbaga, ito nga palang, by the way mga katubo, ito nga palang video na to. Itong client na to, almost 2017 ko pa to na iskabit namin yung tanke na yan, yung horizontal na yan mga katubo. So medyo matagal na siya nakakabit. Sa tagal na rin ng panahon, lumakas yung pressure ng tubig. Nasira yung float valve na naka-install yan. Kaya pinapapagtan sa akin ng may-ari mga katubo. So, ayan. So, ilalagay na tayo ng teflon. So, by the way mga katubo, kung sinumang yung akong sa mga sanonood sa video na ito, sa mga masugid na sa mga diehard na viewer ko sa video na ito, salamat ng marami sa panonood nyo. Medyo, bakit lumit yung camera ko? Anong nangyari? Pasensya na mga katubo. Lumiit yung camera ko. Hindi ko alam paano to ipapalaki. Wala kasi to sa bundok mga katubo. By the way mga katubo, ay yung cellphone kasi natin medyo luma na. Kaya hindi na siya nakaka ano, magandang video. Pinag-iatsagaan ko na to video. Pero salamat din sa mga nagbibigay nito. Salamat mga ng marami, lalo na sa may taas na nagbigay sa akin itong cellphone na to.
Ayan mga katubo, ito tapos na, ipakakabit ko na yung float bulb. Ayan, dyan ko sa ilalagay mga katubo yung float bulb na inassemble ko kanina na nakikita nyo sa video. So ikakabit ko na siya dyan, babalik ko na lang ulit dito sa paglalagyan ko ng camera. Ayan, wala kasi mapatungan dun sa kabila. Ayan mga katubo, ikakabit ko na yung float bulb. Lalagyan ko lang muna na konting teflon. Ito mga katubo ito para sa ekonomiya to. Maraming salamat pala sa nagtiwala ulit sa akin. Babayan sana tayong may kapal sa patuloy na pagbigay ng biyaya sa akin at sa mga blessings na ito. Salamat din sa mga suporta mga katubo na pinagkaloob nyo sa akin. Shout out nga pala kay Katagay Parimon at saka shout out kay Kasigisige. Salamat na marami. Katubo, yan yung nakikita mong holder ng float bulb, lagyan natin ng konting teflon para hindi umiikot pag medyo malakas ang pressure ng tubig para hindi matanggal dun sa pinagkabitan niya. Ayan, hihigpitan natin konti at saka hihigpitan din natin yung may kontra din niya na pang kontra para hindi siya matanggal malakas ang ng pressure. Ito, pakita ko sa inyo mga katubo. Okay. Kung saan siya kakabit. Yan. Yan. Yan siya ilalagay mga katubo yung pinakano ng holder ng float bulb natin. So, yan. Makikita nyo, yan siya nakalagay. Hindi pala balik ulit sa paglalagyan. Yan. So, yan. Bye namin mga katubo. Yan. Almost na tayo. Yun na lang ikakabit natin. Tapos na tayo sa ating installation. Maraming salamat sa panonood itong video na to, sa vlog na to. Sana ay may natutunan kayo. And then salamat din sa mga panonood at sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to subscribe mga katubo sa aking YouTube channel, Monching Bahia and Official mga katubo. Maraming salamat. Ayan, okay na. Tapos na mga katubo. Naikabit na ng maayos yung float bulb. Ayan. So, okay. Ayan. So, by the way, yung float bulb na yan, tataas pag napuno, bababa, pag wala ng tubig, yung tanggay. Yung in pala niyan, yung nakikita mong kulay blue, medyo malayo yung camera natin. Ayan. Medyo malabo sa camera natin. Pagpasayan siya niya ng mga katubo. Yan sa may tubo na yan, yan po yung in ng storage natin. So, yung may faucet, yung hindi masyado makikita sa camera yung faucet. Pero yung dyan ang in ng tubig natin. So, bye-bye!